Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Ako si Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology o DOST. Welcome to Siyensikat, ang programang naglalayong sagutin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Maraming mga wisher ang nagpadala ng kanilang mga tanong at gustong matutunan sa isang science expert o DOST idol. At ang napili naming wisher sa episode na ito ay kwento ng dalawang engineers na nagnanais patatagin ang disenyo ng kanilang mga gusali at tulay sa mga posibleng sakuna tulad ng lindol. Samahan ninyo kaming pasikatin ang mga kaalaman na magagamit ng ating pamilya at komunidad. Ito ang Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang karaniwang binibisita ng mga sakuna, katulad ng lindol. Ngunit ano nga ba ang totoong kwento sa likod nito? Ako ang inyong co-host, Diego Reyes, at samahan niyo kaming baybayin ang daan patungo sa mas ligtas na kinabukasan sa tulong ng siyensya at teknolohiya sa likod ng SAMPH. Dito lamang yan sa Siyensikat. Ako po si Royce Argel N. Malyari. Graduate ako ng Civil Engineering sa Pamantasan ng Lusod ng Maynila. And currently taking my master's thesis in De La Salle University. Ako si Engineer Randy Salazar. Graduate ng Civil Engineering sa Pamantasan ng Lusod ng Maynila. Ang field of study ko sa ngayon sa aking research is about bridge engineering. Sabi nga natin, a strong infrastructure is a strong nation. Bilang isang academician or isang faculty member din ng PLM, ang goal ko bilang instructor ay ibahagi rin sa mga susunod na inhinyero kung paano nila madidesign ng maayos, matatag at matibay yung mga ating infrastructure. My name is Henry Main C. Peña Rubia. I am a civil engineer and a science research specialist of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. I am the project leader, Probabilistic Seismic Hazard and Risk Assessment of the Philippines Project, wherein we developed and produced the spectral acceleration maps of the Philippines or the SAMPH Atlas. Tama po ba, Sir Henry, itong SAMPH ay nabang 2,500-year return period po, ano? Although sa design kasi ng bridges natin ngayon, iba yung return period na ginagamit natin, which is 1,000-year return period. So basically, magiging eye-opener to para may update natin yung ating bridge na ginagamit na earthquake design map. Tama po ba, Sir Henry? Tama po yun. Actually, sa ngayon ang ating ginawang SAMPH is directly para sa buildings po ito, para sa structures, para sa design ng facilities na vertical. Pero actually, ang ating result kasi is ground motion hazard. So hindi lang po siya para sa building, even para sa tulay or any structures. At pagkakaiba nga lang po, may sariling requirement po ang para sa buildings, kung anong return period. Ganun din po ang bridges, meron siyang specific na requirement kung anong return period. Nandito po tayo ngayon sa DOST upang pag-usapan ang isang kakaibang mapa na magbibigay kaligtasan sa iyong pinaroroonan. Kasama natin ang ating mga wishers at ang ating expert from DOST FIVOX na si Engineer Henry Peña Rubra upang pag-usapan ito ng mas malalim. Sa lindol, epekto ng lindol sa structures, siguro mas magandang gamitin itong bagong mapa na to dahil ito yung magsisilbing mismong representative ng earthquake na mararanasan doon sa building na yon, doon sa certain location na tinutukoy. Ang tinatawag po natin na return period, yun po yung estimated na pagkaulit. So, bilang halimbawa po sa ating spectral acceleration maps, meron nakalagay dito na value na halimbawa po Metro Manila at a certain point,
nakalagay is ang value niya is 0.6G. Halimbawa lang po, 0.6G. Ibig sabihin po noon na yung ganung kalaking hazard, 0.6G, mauulit po yun at least once in 2,475 years. So, sa SAMPH Atlas, if you would take a look at the contents of this, binibigay niya yung value at S or short period, yun yung pagyanig at period na 0.2 seconds, at saka yung pagyanig, yung value, maximum value sa 1.0 seconds. So, talagang dalawang value lang siya. Pero sa design po ng buildings, is kinocompute po niya kung ano yung pwedeng maging PGA niya at saka yung buong itsura niya sa spectrum. Ibig sabihin po ba sa darating po or sa susunod na update po ng National Structural Code of the Philippines ay magbabago na po yung calculation nung pag-compute natin ng pagyanig ng earthquake at ibabase na po dito sa bagong parameter na S1 or SS nga po kung tawagin, na spectral acceleration. Actually, kasalukuyan pong nagkakaroon ng review o technical review po ang members po ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Sila po ang framers po ng National Structural Code of the Philippines na reference po natin pag nag-design po tayo ng structure sa Pilipinas. So sa ngayon po is tinatrabaho po nila yan. Pinaplano nila kung paano magagamit yung NSCP kasi ang plan talaga is i-adapt po nila yung SAMPH Atlas doon sa ilalabas na bagong version ng NSCP. So dito ngayon siya ibabase. Dati kasi, ang calculation natin ng site coefficient is kinocompute yan. Depende sa distansya, buhat sa fault line. Depende kung anong klaseng lupa meron ka sa lokasyon na yan. At kung gano'ng kalakas yung lindol. So something like that ang ating pinagbabasihan. Pero sa ngayon po, na lumabas na po yung SAMPH Atlas, most likely ang gagamitin na po is spectrum. Or kung ano po yung mabubuo po nila bawat lokasyon base po sa SAMPH Atlas. So magkakaroon po ng pagbabago sa national code, magkakaroon po ng pagbabago sa pagpakalculate po, pag-compute, kung paano i-compute po yung base shear o yung hazard na ina-expect nila sa isang structure, whether it is building or bridges. Ang SAMPH Atlas o tinatawag nating Spectral Acceleration Maps of the Philippines, ito po ay nabuo buhat baho ng maraming taon na kakaraan. Way back 1993-1994, yun yung ating huling national hazard map na pinagtulungan gawin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ang United States Geological Survey. Yun po yung ating unang-unang hazard map na na-apply sa buong bansa. But that was 1993-1994. Unang-unang serye ng ating national hazard map na para sa ground motion dahil sa earthquake is 2016. Mm-hmm. Pero yun po yung ating tinatawag na first generation. Mm-hmm. So after that, napagkasunduan ng FIVOX na ituloy yung modeling para po magawa na po natin ang tinatawag nating Philippine Earthquake Model. Mm-hmm. I am Ronaldo S. Eason. I'm a civil structural engineer by profession. I'm currently the immediate past president of the Association of Structural Engineers of the Philippines. Ang National Structural Code ang ginagamit namin mga structural engineers para gumawa ng mga computation o mga calculation para masigurado na yung mga biga, yung mga poste, yung mga pader at mga sahig, mga components ng isang gusali or kahit na isang bahay ay magiging matibay para i-resist or gargahin yung epekto ng malakas na lindol o malakas na hangin. So makikita dito sa loob ng NSCP ang active fault map ng Pilipinas. Makikita nyo rito na sa buong parte ng Pilipinas, meron tayong maraming faults. No? Also, meron din tayong Philippine Fault Zone. Doon din, nagkakaroon din ng degenerate din to ng malalakas na lindol. Sa Metro Manila, makita natin dito yung West Valley Fault System. Ito yung pinaghahandaan natin na big one na kung kailan maaring lumindol na dulot itong West Valley Fault System na pwede mag-generate ng magnitude 7.2. Ang ating ginawang model noon is nakabase sa rock site, mm-hmm, doon sa mahabang return period, mm-hmm, o yung tinatawag natin na mean recurrence interval. Mm-hmm. Subalit ang pangangailangan ng mga designers, ng engineers, mm-hmm,
ay yung mas detalyadong impormasyon na manggagaling sa mapa. Mm-hmm. Mahaba yung proseso ng pag-develop ng SAMPH Atlas. Mm-hmm. Nagsimula pa siya noong 1994, mm-hmm. then developed at naglabas tayo ng initial ground motion hazard maps mm-hmm. noong 2017, mm-hmm. nilaunch ng 2018. Then ginawa po natin ng specific for Metro Cebu, tinatawag natin Metro Cebu Earthquake Model. Mm-hmm. Then ginawa po siya naman po yung Metro Davao Earthquake Model noong 2019. Mm-hmm. Then after that, saka po ginawa yung SAMPH Atlas. Mm-hmm. Ano, Jeko, ito yung ano, makita natin dito yung mga naging past earthquakes natin, no? Isa dito yung isa sa pinaka most destructive earthquake na nangyari noong 1990. So ito yung North Luzon earthquake. So makikita natin dito, maraming mga buildings gaya nung Hyatt Terraces, isa sa pinakakilalang building na nasira during that earthquake, no? And yung iba pang mga building kagaya ng Christian Colleges, and yung Hotel Nevada. So, itong mga buildings na to nag-collapse during doon sa magnitude 7.9 earthquake. Sa kadahilanan na yung kanilang struktura hindi nakadesenyo para i-resist yung gantong or para kayanin itong gantong kalaking lindol. So, maaring sa construction or sa disenyo ng building, nagkaroon ng problem. So, itong mga to, pwede nating masawata or ma-prevent kung ito'y titignan ng mga structural engineers at ma-evaluate or ma-investigate. No? So, bago mangyari yung gantong sakuna. So, ganun din sa ating mga buildings, dapat bago mangyari yung mga earthquake na malalakas, ma-check muna natin yung mga iba't ibang struktura na nakita natin dito. Tools like this can assist the insurance industry in assessing and understanding the risks that we write and take into our books. So anything that helps us understand and write it better is very welcome. You know, it helps us with the granularity of our pricing of premiums and earthquake covers that the real beauty of this is that it puts the insured and the insurer on the same page relative to their understanding of the risks. So it enables us to speak the same language. We can then explain why it's priced accordingly. And then we can also explain that, oh, maybe as the app would show, you're not supposed to be building in this location. So we could even avoid losses in the future. So maganda nga po ito kasi it's not just solving an issue that we have now, it can also proactively solve something in the future. And because of the release of SAMPH, we can now use the spectral acceleration specific to a site. So for example, if we are analyzing a water distribution network in an area, we could use those values. And for teaching purposes, once it is incorporated into the code, then we can pick up those values. We can also explain how it was developed, theoretically how the spectral acceleration values, the PJ values. I'm Asdeen K. Sulan, a geologist and a project member who created the SAMPH Atlas. I am part of the institution for almost 3 years, which became really fulfilling and also overwhelming. Very proud of the team, having na ma-produce po namin ito for having many technical reviews. Collaboration with local and international people. Of course, as a structural engineer, I dream to be a part of a team that would build and design a structure that can be a landmark na makikilala di lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Di man siya ganun kadali ngayong pandemic, pero naniniwala ako na habang nandiyan yung pangarap ko, unti-unti ko siya maisa katuparan.
Sa ngayon, naghahanap ako ng mga avenues kung paano ko ma-enrich yung aking knowledge bilang engineer, na kung saan yung mga bagong kaalaman na yon dahil sa ating mga bagong teknolohiya ay maibahagi ko rin sa aking mga co-engineers, ibang mga kasamahan, maging sa aking mga estudyante at magiging mga estudyante. At makikita po natin sa edition po ng Siyensikat ngayong araw na sa tulong po ng siyensya, teknolohiya at ng inobasyon, magkakaroon po tayo ng mas malalim na kaalaman upang tayo ay mas maging handa at mas maging ligtas. Ako po ang inyong co-host, Diego Reyes, at nandito po kayo sa Siyensikat. Isang makabuluhang hangarin ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang isang pangarap sa tulong ng agham at teknolohiya ay posibleng mabigyan ng katuparan at pag-asa. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kaya kung ikaw ay may katanungan o hiling na tingin mo ay siyensya ang makakasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science expert. Hanggang sa muli, ako si Secretary Fortunato Boy de la Peña mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Siyensikat, Siyensikat, mula sa DOST.